Sinuspindi na ang limang tauhan ng Office for Transportation Security na sangkot sa insidente ng pagnanakaw ng pera sa isang Thai national sa Ninoy Aquino International Airport. Bukod dyan, maharap din ang mga ito sa kasong administratibo. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Matapos makarating sa Office for Transportation Security ang viral video umano na kinasasangkutan ng dalawa nilang security screening officer sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2, agad nila itong binusisi. Mula sa Facebook post sa isang Thai national ang viral video. Ayon sa kanya, agad siyang nag-record ng cellphone video matapos marinig ang sigaw mula sa kapwa Thai na nawawala ng pera sa baggage scanner. Sa video, makikitang may iniabot ng palihim ang babae sa kanyang kasamahan. Sa pangalawang video, naaktuhan ang umano'y pagsauli ng babaeng screening officer ng 20,000 yen o 8,000 pisong perang nawawala sa Thai National. Nagtanong pa kung kumpleto na ba ito at saka pinabubura ang video. Agad inimbestigahan ng OTS ang insidente. Suspendido na at kakasuhan ang kanilang limang tauhan na sangkot sa insidente. Karamihan sa kanila, because we have initially identified five of our personnel, apat sa kanila are job order personnel, hired just last year, and then yung pinaka-senior nila, contractual employee, siguro more or less mga 3 to 5 years in the service already. Pero hindi diretsyang nilinaw ng OTS kung ano ang ginawa ng kanilang tauhan. Pero sir, hindi lang masyado malinaw dun sa video na nag-viral. Paano po ba nakuha yung pera? Actually, wala din kami pa talagang because we have just started the investigation. But parang based on yung sa video lang na nakita natin. Kasi nakita natin na video, ito na yung sinasauli na yung pera. But as far as kung paano kinuha yung pera, wala pa tayong idea as of now. Dahil dito, bilang pagbabago sa protocol ng OTS, naglatag na ng Regional Chief sa NAIA upang magbantay sa operasyon ng paliparan. May Terminal Chief na rin tututok at araw-araw na bibisita mga auditor. Itong mga auditors nito will be dedicated for MIA and we have designated 8 auditors to go around the Manila and the port terminals of Manila International Airport, including the general aviation area, every day, araw-araw. To check on the operations that we're conducting in the airport. Ayon sa OTS, hindi ito ang unang beses na napaulat ang kasong nakawan at extortion sa paliparan. Taong 2022, nilinis nila ang kanilang hanay na ikinasibak ng 14 na tauhan nila. Karamihan mula sa NAIA, dismayado ang OTS lalo't nagsana ulit ang mga pasahero at turista sa bansa ngayong summer. Nakakalungkot lang that our economy is opening up while the president and the entire government machinery has been inviting tourists and investors to come to the Philippines. Ito naman ang mga tauhan namin na sinisira naman ating reputation in the international community. So, but definitely be assured that the OTS management will really address this issue more aggressively. And we'll find other strategies to solve the problem. Ngayon pa lang ilang airlines ang naghahanda para sa summer season. Para magkaroon ng alternatibong gateway ang mga pasahero bukod sa NAIA, nagbukasan ng flight patungo Busuanga at Katiklan ang Philippine Airlines sa bagong Clark International Airport. 12 international at domestic flights ang binuksan dito ng Cebu Pacific kasabay na paglulunsad ang peace of air hanggang sa March 1. Pinadali na rin ang pagpunta sa CRK dahil may P2P na patungong Dau, North EDSA at NAIA Terminal 1, 2 at 3. When we talk to foreign airlines, we encourage them to fly outside of Manila because of the congestion. We also tell them to fly direct to these attractive destinations in the Philippines such as Clark, Iloilo, Cebu, Bohol, Davao, even Baguio. I mean, if you're a foreign airline, we tell them, why don't you fly straight to these destinations? Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.